Patay ang 22 anyos na lalaki at sugatan naman ang angkas niya sa motorsiklo matapos maaksidente sa Diosdado Macapagal Bridge sa Marikina. Mag-aalas 8 ng umaga noong September 11 nang sumalpok si John Mark Lomboy at kasama niya sa plant box ng Center Island ng Tulay. Ang nakahandusay na biktima, nakita ng kanya mismong tatay nang mapadaan siya sa pinangyarihan ng aksidente. Motor ni Nuno yun pa, sabi ng anak ko. Tumakbo na ako palapit doon dahil natanong ko na rin yung nakahandusay. Nakita ko na lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Doon ako napaiyak. Kasi talagang bigla hindi ko kakalain na yung anak ko na pala yun. Ayon sa pulisya, self-accident ang nangyari. Pero base raw sa pahayag ng babaeng angkas ni John Mark, meron daw pumitik. Yun yung unang sinabi niya, na sasakyan. Kaya na-out balance yung anak ko sa Munibela. Kaya sila bumangga doon sa square na ako ng laman. Doble raw ang sakit nang masilayan niya ang anak na nakahandusay at wala pa umanong rumisponde. Ang tanong ko kagad, bakit hindi pa nyo tinatakbo sa hospital ito? Ay sir, hinihintay pa namin yung stretcher. Bakit ganon, sabi ko? Sabi ng polis, sabi raw nung taga-ambulance, patay na raw. Hinawakan ko dibdib ng anak ko, umihinga pa. Pumipintig pa ang puso, gumagano'n eh. Unang rumisponding ambulansya sa lugar ang Barangay Santa Cruz Antipolo Fire and Rescue. Pero hindi raw nila nadala agad sa ospital si John Mark dahil wala silang stretcher. Kaya po kami walang stretcher po kasi po nagbaba po kami ng pasyente po. Pauwi na po kami dito ng Barangay Santa Cruz. Nandun na po kami sa Maysin. Pinara po kami ng police. Kaya po huminto po kami. Tapos nagano po kami ng first aid po. Agad naman daw silang nagpatawag ng ambulansya ang pwedeng mag-transport sa biktima. Itinanggi rin nilang sila ang nagdeklarang dead on the spot ang biktima. Hindi po kami nag-declare po nun, ma'am. Kasi bawal talaga kami mag-declare ng ganun. Mahigit 2 oras daw ang inabot bago nadala sa ospital si John Mark ng ambulansya ng Marikina Rescue kung saan idineklara rin siyang dead on arrival. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima na pangarap pa naman daw na sumunod sa yapak ng kanyang tatay bilang sundalo. September 19 nang ilibing ang biktima. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.